conquest. Alright guys, so ngayon, walang S-Lex. Pero hindi kasi tayo magpapapier eh. So may papalitan tayo guys, towel cover. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, so ayun guys, ito yung tinatawag nila na cowl cover. Itong buong ito. So ayun, kita nyo, may angat siya. So yung sa iba, mas medyo worse. What? Yung sa akin, hindi naman masyado, pero syempre, claim natin sa warranty. So again, nung nakuha ko yung unit, last year, nung June, may ganyan na siya. Hindi ko lang matandaan kung ganyan kalaki, pero may picture pa ako. So sabi nga ni Mrs., paano? Check natin yung part na yun kasi nga yun yung mga claims ng mga usually during release. Pero syempre wala tayong magagawa dyan. The rest okay naman. So ito lang. Yan o. Umaangat. Kung makikita nyo. So umaangat siya. Ayan o. So yun. Itong buong to papalitan daw. Cowl cover yung tawag dito. Claim natin sa warranty. And then next thing is ito pa. Ayan. Yung mga hindi kasi coated siya, lahat ng pero dito sa body, coated. So ito yung hint. Importante to, so dapat malinis ang tignan. Ganyan. Pipinturahan din daw nila, kinlaim natin sa warranty. So i-steel brush nila yan, lilinisin nila bago nila i-coat. So ganun mangyayari, 1, 2, 3, 4. Both doors yan, meron. So pakita ko sa inyo. Ayan, so guys, sa mga check nyo yung mga doors nyo and baka yan o, baka kailangan ng i-coat, i-claim yung sa warranty, di ba? Para hindi siya mag-rust kasi ang pangit tingnan na exposed, rusted, tapos bago pa yung unit. Alright. A few moments later. 2023 Veloz variant na G. So, oops, nakalock. Ayan, makikita nyo yung difference. Meron na siyang kasamang rain visor, block cladding. And dito, sa fog lamps, meron na din. Yan kasi yung mga accessories na pwede mo mabili sa aftermarket. So may mga naglalagay niya. May mga naglalagay sa kanya. Pero pasukan natin yung loob ng G-Variant. So, hindi pa kasi talaga ako nakapag-drive ng G-Variant. And ito, first time ko nakakita. Basically, almost the same except yung head unit. Saka, ayan, wala nung panoramic. Pero, almost the same lahat. Wala pa rin aircon sa paa, syempre. Ganun, halos same na same loob guys ng G-Variant. Wala lang to ng Toyota Safety Sense. Kung mapapansin nyo dito, wala siya nung parang black thing. Nanda dyan yung Toyota Safety Sense. And pretty much, yung G-Variant, sulit na rin kasi nga, maganda na rin yung upuan, leather seats, premium feels. So wala lang talaga ng Safety Sense. Pero may traction control, yung Safety Sense, lane departure, wala. At saka yung auto high beam. Wala. And then yun nga, may cladding sa side. Tapos may camera na rin dito. And, okay. Nandito na rin pala yung lock. Meron na din. So wala. Yun lang guys. Wala naman na bago. Palma pa din. Always, pag nakakakita ko ng Veloz, laging love at first sight. So yun. Lalo na talaga yung, itong ano, pearl white. Kaya talaga hinintay namin yung color niya. Few minutes later. So yun guys, the V, we're gonna claim the warranty. So makikita nyo yung difference doon sa kanina kong pinakita sa 2023. Wala siya ng parang cladding doon sa may door. Saka doon sa may fog lamps, meron parang black na naka-add. Saka may visor na. Not sure if yun talaga yung kasama lahat. Pero ayan. So shout out! Hello guys! I'm Rosman Chichoso, registered marketing professional. Then, if you need Toyota unit, you can contact me at Edils. And don't forget to like and share my Facebook page, Rosman Chichoso-Toyota Kalamba. And don't forget to subscribe, Mr. Peng Vlog, in YouTube. Thank you. Once again, thanks bro! Alright, so ayun guys, once again, S-Lex is here. Grabe guys, hindi ako nagpa-PMS ngayon, pero one thing, hindi pwede guys yung ating gustong papalitan. Pwede, kaso may iwan yung sasakyan eh.
for 2 to 3 days. Pwede na! So 2 days kaya daw kung iwan ko kanina. Kung tinuloy ko kanina, bukas pa makukuha. So I can't afford na iiwan to overnight. Pero yun daw yung maximum nila, 2 days. Kasi lahat, alisin yan, alisin yung pinto, tapos papaltan, tapos saka pa i-coat. I-coat yung nuts. So ayun, chinek ko yung mga bago na Velos. Velos Avanza. Ganun din eh. So anyway, back to our business. So ito, yung Cowl. Napalta na. Parang, ayun. Pero parang may angat pa rin siya ng konti. Hindi siya ganun ka-perfect. Unlike, parang makikita mo, bagong-bago. Yung texture niya. And pinapakuha ko yung luma. Well, hindi ko magagamitan. Pero, ano lang. Gusto ko lang for content, guys. Pero yan, medyo okay na. Pero pag nakita nyo talaga yung bagong unit, yung mini-display, punta tayo. Super pulido na yung pagkano niya. Pero so far, gumagana lahat. Wiper, everything. Ayun, wala namang other changes. Let's go! Alright, so once again guys, napalta na nga yung cowl cover. So dito sa video to, hindi ko nakuha na ng maayos yung cowl cover nitong 2023. Pero dito, ang ganda nung lapat guys, walang kaangat-angat. Siguro baka dahil hindi pa ito nabababad sa araw, kaya hindi pa umaangat. Yun din yung mga comment ng mga iba sa group. Pero yun, so once again, naka-claim ako first time. May iba kasi nag-claim na twice, same pa rin yung nangyari. So baka talagang kailangan mapaltan talaga yung mismong parts or pag siguro na iba yung parts number na improve nila, baka yun by that time maayos. So at least naka-claim na ako ngayon. So baka sa second time iba na yung magiging parts number, ibang batch na yon ng production. So hopefully siguro mga 3 hours nilang ginawa. Pero yun, once again guys, maraming salamat. Thanks for watching. Please like, comment and subscribe. Bye.